Good day, Pajaffers! Welcome back to our YouTube channel. So ngayon, analyze po natin yung isa, hindi pala isa. Ito po ang pinaka-importanting laro sa round 11 ng Tata Steel Masters 2021. So yung white player, isa sa mga favorite player ko, former number one player ng Iran. Ngayon po, hindi na siya Iran, hindi na Iran yung nire-represent niya. So ngayon, naka-base siya sa France. Alam ko, naka-base siya sa France ngayon. Grandmaster Alireza Firuza. And yung black player naman, originally from Italy. Ngayon po, siya ang number 2 player in the world. And isa siya sa mga leader sa Tata Steel. Number 1 player sa USA, Fabiano Luigi Caruana. Parang isda yung last name niya. Anyway, simulan na po natin. So ito yung pinaka-importanting laro sa Tata Steel 2021. Kasi kung sinong mananalo dito, malamang siya ang magcha-champion. Pero kung tabla, pwede pa rin isa sa kanila mag-champion. So kung may matalo dito, goodbye na sa championship. Ayan. Anyway, si Giri, isa rin sa mga leaders. So, simulan na po natin. Pero bago ko simulan, please subscribe to our YouTube channel and like this video to help our channel grow. So, puti po dito si Firuza. Tumira siya ng E4, E5, Knight F3, Knight C6, and Bishop C4. So, once again, Lumabas na naman itong napakalupit na opening na favorite ng mga top players. Italian game. So, Italian game. O kaya Gioco Piano. So, ito po ang tinitira nila pag gusto nilang manalo. Kasi walang forcing dito. Talagang ikot-ikutan lang ng mga pyesa. Pagalingan. And kung sinong unang may mamiss, matatalo po, syempre. So, after Bishop C4, ang variation ni Caruana is Bishop C5, C3, Knight F6, D3. Ayan. So, pag nag D4, malamang magtabla ka agad or baka si Caruana pa magpilit. So, D3 lang. Kunat-kunat lang. Alam na. Mahaba-habang ikutan po ito. So, after D6, Castle, et chicks, para walang Knight G5, Rook E1, Castle, Knight BD2, so ikot po yung knight dito. Once again, pwede nyong gayahin to kasi lahat ng top players tinitira po ito. So after Knight BD2, Bishop B6, and then ito na po yung bagong position. Ayan, I mean bagong tira. After Bishop B6, ang lumang laro po is Knight F1 or Bishop B3. Ang tinira ni Firuza dito is A4. And then nag A5, Bishop B5, ito na po. Bagong position na po ito. Ayan. So, tinutukan yung kabayo doon. Nag Knight G4. Nag Rook E2. Ayan. So, ganyan po talaga. Nag Knight E7. Iikot yung kabayo doon. Nag D4 and then Knight G6. So, naikot na ni Caruana yung mga kabayo niya dito. Ready na po mang bluff. Kaya nag Knight F1. D5. At sabi ng engine, equal na po ito. Pero far from over pa kasi ang daming complications, yung mga kabayo, awkward yung position. Yung bishop dito, papaalisin. Yung bishop dito, malakas dun. So, after D5, kinain and dalong gumulo nung nag-e-text D4. So, bitin ito. May ganun. So, ang daming tinututukan ng mga pyesa. So, medyo nakakahilo. So, nag-H3, Knight F6, Knight text D4, Knight text D5. And then Rook E1. So dito, sabi na computer, itim na daw po yung may advantage. Ayan. So itim na. Pero konting advantage lang. So kailangan engine ka para mapanalo mo yung ganito. So with correct play, tabla lang ang mangyayari dito for white. Pero syempre, mga tao lang po yung mga naglalaro dito. So after Rook E1, nag Knight DF4, Bishop E3, and dito, nag-C6 si Caruana dito. So, dito may na-miss po siya na tactics. So, try nyo pong hanapin yung na-miss niya dito. Ayan.
Okay, so sasabihin ko na po, kung gusto niyo pa na mas maraming oras, i-pause niyo lang yung video. Actually, hindi siya tactics, opportunity lang para magkaroon ng malupit at nakakahilong position. At iyon po ay knight takes g2, after king takes g2, queen d5 check, f3, and then rook d8. So, magulo pa rin, hindi po clear, pero kailangan maging maingat ni Firuza, si Firuza dito kasi may mga c5, knight h4, bishop h3, queen h5. Pero pag na-survive ni Firuza, baka manalo po siya kasi syempre lamang siya ng isang pyesa. So, suggestion lang ng engine para maging mas maganda yung position ng white. I mean, ng black. Ayan. Magulo pa rin, pero kung ako yan or kung si Firuza yung itim dito, malamang pinasok niya to. Ayan. So, maaaring hindi nakita ni Caruana or hindi niya talaga papasukin yung mga ganyan sacrifice. So, instead na knight g2, nag-c6 lang siya. After bishop c4, nag-bishop c7. Ayan. Tapos nag-knight g3, knight d5. So, binalik-balik. So, makikita nyo yung style ni Caruana. Ayaw niyang mag-risk na kumain dito. May mga chances po na kumain dito. Hanggang ngayon, sabi ng computer, maganda na kumain dito and then queen h4. Although, walang clear na panalo, pag na-blunder si Firuza, talo ka agad si Firuza. So, si Caruana, hindi siya mahiling mang-bluff. So, para siyang si Magnus. So, nag-knight d5 lang siya. Bishop d2, queen d6, bishop b3, and then bishop d7. So, parang nakakawalang gana yung mga tirada dito ni Caruana. Nag-develop lang, hindi pa kumain dito. Pero okay lang yan, kanya-kanya po tayong style dahil sa style niya na yan, siya po yung number 2 player sa mundo. Kaya wala akong karapatan para kaayawan yan, syempre. So after bishop d7, nag-knight f3, rook fe8, queen c2, and then knight gf4. Yeah, so may mga kain ulit doon. Pero this time, naka-develop na, naka-solidify na yung position ng white. Kaya parang wa-effect na po yan yung sacrifice dyan. So nag-rook ad1 lang. And wala nang epekto kasi kontrolado ng bishop. Nag-rook takes e1, rook takes e1, queen f6, and then knight d4. So after knight d4, equal pa rin sabi ng computer, pero sa mata ng tao, napakahirap po nito for white. Ayan, bakit napakahirap? Kasi lagi mong ikakalculate, baka may kain dito, or kain dito, or kain na ganyan. Tapos may tactics na bishop g3, kaya mahirap po yan. So, paningin ng tao. Kaya dito, nararamdaman ko, kinakabahan na si Firuza. Siguro na, uutot na po siya. Kasi nakakaba to pag ganito. Tapos championship po yung nakasalalay. So after knight d4, rook d8, pinressure palalo. Nag-rook e4, queen g6. Ayan. So after queen g6, nag-bishop takes d5, knight takes d5. And ito, sabi ng engine, malaki na yung lamang ni Caruana. Kasi bishop pair na. Ayan. So, makikita nyo, kinain ito ni Firuza kahit hindi naman dapat. Sabi ng engine, mag-rook e1 lang. Pero, napilitan siyang kumain kasi hindi niya kinaya yung pressure eh. Nakakagulo yung dalawang knight. May makain, check, ganyan. Basta nakakagulo po yan. So, kinain niya na lang. After knight d5, merong bishop pair. Bishop pair in an open position. Napakalakas po niyan for black. So, dito, agree na ako sa engine na lamang na talaga yung black dito. So after knight takes d5, nag-knight gf5 nang babluff. Ayan, pag kinain, kakainin lang po yan. And pag kinain, merong rook e8 check. Syempre, hindi yan ginawa ni Caruana. Nakita niya yan, na queen f6 lang. Rook g4. Ayan. At dito, king h8 lang daw. Winning na yung puti. Ay, yung itim pala. Kasi pag nag-rook e4, ayan, pag ang threat po is g6, ganyan. Pag nag-rook e4 naman, bumalik, meron ng c5. Kakainin na yung kabayo dito. So, instead na king h8, ang ginawa ni Caruana is g6. Ayan, tapos nag-knight takes h6 check, king f8, and then rook e4. So, dito, kahit bishop pair si Caruana, nakanakaw ng pawn. Kaya nagbaliktad po yung evaluation ng computer, ng engine. Lamang na daw po si Firuza dito kasi pawn up na nga. Dapat king h8 lang kasi pag kinain to, wa-epek yan. Knight e7 lang daw. Ayan, kakainin na yung kabayo dito and perfectly safe yung king dito. So, wala pong mga mate kasi pag nag-knight takes e7, ito ang kakainin. Walang checkmate in one dito.
So anyway, na miss yun ni Caruana, tumira siya ng g6, knight takes h6, king f8, rook e4, nag knight f4, knight g4, bishop g4, hg4, king g7, and kinain po, bishop f4, and dito nag knight f5. Ayan, so in endgame na kaagad ni Firusa kasi nga lamang na siya ng isang pawn. After pawn takes f5, rook takes f4, magiging dalawa na, pero may queen g5, rook takes f5, and queen g4. Ayan, so after queen g4, may threat na rook d1 check dito, so bawal pong kainin yan, kaya nag rook f3 muna. So dito si Firusa na yung nagpipilit, and unless mablunder siya dito tactically, wala na po siyang katalo-talo dito. So after rook f3, si Caruana naman yung pinagpapawisan na, kasi syempre una sa lahat, bata pa si Firusa, pag tinalo siya medyo nakakahiya, tapos ano, nakasalalay dito yung championship, so pag natalo siya hindi pa siya magcha-champion. So after rook f3, na queen h5, ayan, c4, and then rook d4. So syempre yan po ang gagawin ng black, manggugulo. Ayan, magro-rook h4, mamatiin dito. So after rook d4, na queen c3, queen e5, pinin. Ayan, nagrook d3, c5, and then chumek po dito, king f8, and then na queen takes a5. So 2 pawns na yun lamang, pero naka-check si Caruana dito. Ayan, so panggulo po yan. So after rook d1 check, king h2, queen h5 check, rook h3, and then queen e5, g3, and then queen f5. So dito medyo active yung mga pieces ni Caruana, yung queen at saka rook. So kahit po lamang ng dalawang pawn si Firusa dito, medyo mahirap ipanalo. Ayan, kasi laging may perpetual check, meron pang mate, actually threatening mate in one pala, so kailangan depensa. So na queen a8 check po, king e7, kasi pag dito pumunta mamamate, may queen h8, so na king e7 lang. Queen takes b7, rook d7, and then queen h1. So ito po yung ginawa, queen h1. So ang tanong, bakit hindi dito sa g2? Kasi pa na queen g2, merong rook d2. Ayan, so may rook dito po, kaya nag queen h1 na lang. So after queen h1, pag nag rook dito, merong queen e1 check. Ganyan, so bawal pong mag-rook dito dyan, kaya kinain to ni Caruana. After queen g2, merong rook d2. Force kainin, kain, king g1, rook takes b2. So pawn up po dito si Firusa, pero very active yung rook ni Caruana. And after rook h5, rook a2, rook takes c5, rook takes a4. Ayan. Kung hindi si Caruana yung itim, baka maipanalo pa ito. Kaya lang po si Caruana, napakalakas din sa endgame. Ilang beses po yung pinipit-pit ni Magnus sa World Championship, pero walang napala si Magnus sa long game. Sa rapid po nanalo si Magnus. So after rook a4, na king g2, king d6 check, king e6, rook d4, king e5, rook f4, f5 lang, king h3, and then rook a3. Then after rook a3, nagtabla na po dito kasi wala nang progress na magagawa yung white. Once na mag c5, titiraan lang ng rook c3, kain na po yung pawn sa c5. At dahil dyan, nagtabla sila, parehas pa po silang may chance mag-champion sa tournament na ito. Dahil, syempre, tabla, wala pong nalaglag, wala ring umangat. And, si Giri pa rin po ata yung leader at si Van Forest, parang ganun. Pero anyway, magkalaban po sa round 12, si Firusa at si Giri. So, very crucial yung laban nila. Kung sinong mananalo, malamang yun po yung mag-champion. So sana po nag-enjoy po kayo and natuto din kahit papano. Hanggang dyan po muna tayo. Maraming salamat po, mga pa-jaffers!